Umaabaw ang saya ng grupong ito habang nagtatampisaw sa napakalinaw na tubig ng Wakat Cave na nasa pagitan ng mga bayan ng Lianga at Barobo sa Surigao del Sur. Nang walang kung ano-ano, may humingi ng saklolo. Isa kasi nilang kasama, nalulunod. Sumigaw-sigaw siya, tolong po, tolong. Sa ilalim kasi ng bukal, may kung ano raw nanghihigop. So, hindi namin maawat kasi yung ang aagos ng tubig ay mabilis. Sabangin, please! Sabangin! Sabangin! Ano ang misteryosong nanghihigop sa bukal? Nangangamit na din yung mga kamay sa tumutulong sa kanya eh. Saan ba siya? Salungat nilang akala nagpagulo pa lalo sa sitwasyon. Ang sabi rin ng iba, huwag bitawan. Ayaw! Mamamatay yan sa agos ng alon. Ayaw! Ayaw! Palubog ng palubog, tapos nangitim na yung mukha po. Mailigtas kaya nila ang lalaki. Tuluyan na itong hihigupin ng tubig. Ang inaasam na masaya sanang bakasyon ng isang pamilya na uwi sa disgrasya nung sa gitna ng paliligon ng isa nilang kasama, may bigla raw ng higop. Ang biktima, si Loloy. Pagdating namin sa Barobo, nananghalian kami, biglang bumaba si Loloy at doon na siya nag-dive. Pagkatapos doon, mga 2 minuto, naghingi na siya ng saklolo. Loloy pala, napunta sa bahagi ng bukal na notorious raw talagang nanghihigop. Kung malaki yung tubig sa loob, humihigop ng tao. Si Loloy, taga dito nga siya pero hindi pa niya na-experience kung may nasuyop na ba doon. At hindi raw ito ang unang beses na nangyari ito. Ang alam ko sir, 2 lang po ang nabiktima. Pero hindi namin maawat kasi yung ang agos ng tubig ay mabilis. Gusto kong gumalaw, pero parang nakalock yung paa ko. Tapos yung boses ko na lang, sigaw ng sigaw. Nanginginig pa yung tuhod ko. Ano ba talaga ang nanghihigop sa bukal? Ang kaguluhan sa bukal, narinig ng residenteng si BJ. Inihila po kasi nila yung tao po, pabalik, pataas. Posible pong mamatay yung tao po. Dahil malunod po yun eh. Sinabihan po namin na bitawan nyo na lang. Ayaw! Ang sabi rin ng iba, huwag bitawan. Mamamatay yan sa agos ng alon kasi maraming bato doon. Maglilimang minuto na pero si Loloy hindi pa rin maiahon. Kaya halos naubusan na siya ng hangin. Isang tao na lang po ang may hawak sa kanya po, yung isang kaibigan po namin. Yung iba nangangamit na kasi yung mga kamay nila sa kakahawak. Sinabihan po namin na bitawan nyo na lang para matulungan din sa kabilang butas. Palubog ng palubog, sa tingin ko sa kanya, parang malulunod na talaga. Sabi ko, okay, bumitaw ka na. Saan napunta si Loloy? At ano ang kanyang sinapit? Nung binitawan na po, nagdali-dali na po kaming pumunta sa kabilang butas para matulungan din po yung tao. Ang makasasagot nito, si Loloy mismo, na sa awa ng Diyos, heto, buhay na buhay dahil ligtas na nakalabas mula sa kung anumang humigop sa kanya sa bukal. Umahon ko ba? Ang ibalik ko sa kuan, at ang lulasin nito, kahit gihila ko ba sa doon, tubig. So, ang katawan ko, hindi na ako makagalaw. Tumalo, abay na ako gani, mamatay na ako kayo, kuhapit ko sa hotel, huwag ko ng hangin sa doon. Ayaw!
Sabi ng isa na bitawan na ako para makasurvive ko. Hindi ko na mamatay na talaga ako. Bakit ako niutong ko tapos nagpiyong ko. Ligtas siyang na-rescue sa dagat na nasa kabilang bahagi na ng kalsada. Mata ako, dito lang ako sa tuwan. Pagdol sa balay, yung dito na batuhan. Nagtamo lang siya ng galos sa katawan. Di ko alam ako. Mamatay na siguro ko ini. Ang butas pala kasi na nanghihigop sa ilang lumalangoy sa bukal. Imbornal! Imbornal pala kasi ang kumukonekta sa bukal sa dagat na nasa 5 metro ang haba ayon sa kagawad ng barangay na si Alma. Bagamat banta sa mga naliligo ang Imbornal, malaking tulong naman daw ito sa pagkontrol ng pag-apaw ng tubig. Pag umulan sir at saka lumaki yung high tide ng dagat, talagang umaagos ang tubig. Masisira yung kalsada namin. Nagsiminto ng kalsada, National Highway, nilagyan ng Imbornal para hindi tumataas yung tubig. May nakalagay naman na signage doon na bawal lumalapit sa Imbornal. Yung mga dayo lang talaga, hindi siguro nagbabasa, lalo na paglasing, tatalon agad. Pero dahil sa mga kaso ng pagkalunod sa bukal, sabi ng DNR, ipagbawal na talaga namin ang maliligo sa langob. Alala kami sir kasi, lahat ng tao dito sir, dyan talaga maliligo, dyan maglalaba. Sa amin sir, kung talagang ipaklose na ng DNR, wala na kaming magawa. Kaya habang naghihintay pa ng pinal na desisyon, maglalagay muna raw sila ng mas malaking karatula, babala sa mga turista. Lalagyan namin sa harap, sa gilid, palakihin namin yung signage na bawal tumalon, bawal lumapit sa Imbornal. Hindi na ako maliligo doon dahil nangyari sa akin ang radya. Salamat sa Ginoo na ang ikaduhan na kinabuhi. Ngayong tag-araw, kung kailan kaliwat kanan na naman ang mga outing, huwag arya ng arya. Alamin munang mabuti kung ligtas nga bang talaga ang pinapaliguan at pinapasyalan para hindi tayo higupin ng pag-aalala at disgrasya.